Hi everyone, welcome back to my channel. This is Teacher Cyril. Our topic for today is how to calm anxiety in the midst of pandemic or COVID-19. So I'm going to use a topic of Mr. Luck Yus from webmd.com. So how to stop feeling anxious right now. So first thing that you should do is stay in your time zone. So ang mahalaga ngayon ay ang present. Okay. Ilang months na tayo nagkaroon ng lockdown. So ngayon, na-lift na ang mga lockdown. So we are still under community quarantine. But stay in the time zone. So ang mahalaga ay yung ngayon. So kahit mapaano ay magiging positive naman ang mga response ng ating government officials sa pag-aksyon para sa pandemic na ito. So panghawakan natin yon. And stay positive. Be optimistic that we will overcome from this problem. This actually a future-oriented state in mind. So, huwag tayo masyado magpaka-stress. Huwag nating isipin yon. Basta, just do our part by just staying at home. Yung ating mga minors, stay at home muna tayo. Ang ating mga seniors, they are all vulnerable from the virus. So, simple staying at home. Malaki ang bahagi na itutulong natin sa ating pamahalaan. Another thing is, siyempre, huwag tayo masyadong ma-pressure dun sa continuous increasing number ng positive cases in the country, even in other country, and even in the communities. Mahalaga yon. Huwag tayong magpaging pakampante. But syempre, huwag tayong ma-pressure. Huwag natin sisihin ang ibang tao. Huwag natin damdamin kung ano man nangyayari sa ating community. Kasi maapektuhan ng inyong kalusugan. Next is yung mga aksyon ng gobyerno, tingnan natin ang positive at ang negative. Another thing is yung what will happen if you acquired the virus, what will happen to you, paano kung makukonfine, yung expenses, wala kang relatives na makasama sa ospital. So, just stay at your time zone. Next is, relabel what's happening. So, panic attacks like you felt that you are dying or your heart attack is just temporary. So, wag nating tulungan ang sarili natin na ma-attack ng panicking. So, panic that you may acquire like virus, the expenses, the reaction of the people around you, how they will treat you, what will be the action of the government in entertaining this kind of problem. So, wag tayo mag-panic. Keep calm. Diba? Next is fact-check thoughts. So, fixate on worst-case scenario. Huwag tayo masyadong magpakadamdam sa mga worst-case scenario that it could happen also to you. So, iba yung nangyari sa kapitbahay. Another is nakaka-epekto rito yung pagkalat ng fake news. So, kailangan reliable lahat ng ating mga sources na baka mamaya sa kapitbahay nyo na meron ng cases niyan sa subdivision ninyo or just sa area ninyo. So, alamin muna natin. At saka, another thing is, piece of advice, wag natin lunurin ang sarili natin sa social media. Napakalaki ng epekto niya. At hindi lahat na everything that you could see online is real or reliable. Kaya dapat maging maingat, lalo na sa fake news. Next is, of course, the effects of this pandemic. Let's face the fact na malaking epekto ito, not just in health, but also in the economy. So, alam ko na apektado lahat, even yung mga trabaho. Marami ang na-unemployed, marami ngayon ang wala pa rin trabaho. They don't know how to earn. In the past few months, until now, ngayon ay may mga community quarantine. Para marami pa rin mga restrictions ang ating gobyerno. So, wag natin tulungan ang sarili natin na malunod doon sa trauma na dulot ng pandemic na ito. But still, think positive. Think the brighter side, di ba? So, what would be the use of this pandemic? Of course, having enough time, quality time with your members of the family. Another is treasure the moment, precious moment with your kids and so on, di ba? Next is breathe in and out. So mahalaga yan. Inhale and exhale, di ba? Deep breathing helps calm down and exercise, proper diet, at kailangan magpapawis kahit papaano para ma-release yung mga toxins na meron ang ating katawan. Next is follow the 3-3-3. What are those?
Look around you, name three things, name three sounds, and even move three parts of your body like ankle, fingers, and arms. Kailangan galaw-galaw at magpapawis, di ba? Para matulungan natin na ma-release ang lahat ng mga toxins na meron ng ating katawan. Next is just do something. Make yourself busy. Kailangan ma-distract tayo dun sa trauma na dulot ng pandemic na ito by just stand up, take a walk, do some household chores. Make yourself busy, watch TV series, kahit medyo minawala sa mga TV networks na ating sinusubaybayan. So online, lolo't lola, kailangan mo magpaturo na kayo sa inyo mga apo na to use application at your tablets, laptops, and your cellphones. So, kailangan maging busy tayo. At syempre, doon naman sa mga apo and even yung mga anak, subaybayan natin ang ating mga elders na kailangan subaybayan sila na para hindi sila ma-traumatize dito sa pandemic. Next is stand up straight. Mahalaga ito. So we have to protect our upper body, we have to protect our heart, we have to protect our lungs. Kailangan ay continuous pa rin. Yung lalo yung daloy ng ating dugo, makaka-effect ito sa ating mind and sa ating heart. So pag ito apektado, so lahat, buong part of our bodies will be affected. Next is stay away from sugar. Ayan, so proper diet. So syempre, iwas mo pa sa mga sweets like chocolates, candies, biscuits, soft drinks. Ayun na masarap to. Pero part yun para hindi ma-trigger yung anxiety na meron ng ating katawan. Next is ask for second opinion. So have a call, have a text, video call with group chats with your friends, relatives. So ilabas nyo, i-release nyo to. Lahat ng nararamdaman nyo, you will use them as your outlet para ma-release ang inyong mga dinadamdam. Kasi every time na dinidib natin ito, ang hirap sa pakiramdam. Madidepress lalo ikaw. Diba? Apektado ang iyong mind. Apektado ang iyong heart. So, apektado ang all parts of your body. Diba? Mahalaga yun. Have a good time with your friends. Makipag-usap sa iyong mga anak, sa iyong mga apo. Or even makipagkwentuhan via gadgets, 'di ba? Available naman lahat ngayon online. Next is ito, mahalaga 'to. Watch funny videos or funny movies. So yung mga favorite comedy shows nyo, 'di ba? Lahat 'yan nire-replay online. Facebook and in YouTube available lahat 'yan. Okay, yung mga contest, mga favorite shows nyo, sing contest, dance contest, balikan nyo, panoorin nyo ulit sila. Then even yung mga TV shows, Asia novela, yung mga TV series natin ngayon, K-drama, lahat yan balikan natin para ma-distract tayo dito sa trauma na meron na ang pandemic na COVID-19. So, reminisce the precious moments, funny moments with your family. Lastly, of course, don't forget to pray. Napakahalaga po ng prayer para sa ating lahat, para sa mundo, para sa ating bansa, to protect our country, to protect our nation, our world, protect natin yung mga leaders, yung mga frontliners na until now ay lumalaban para masukbo ang pandemic nito. Even yung mga nasa bank office, lahat, di ba? So kailangan SOP pa rin tayo. Don't forget to wear your mask, di ba? Next is yung lahat ating make ourselves clean at all times. Mag-sanitize palagi, use the alcohol. So before we enter our house, before we go to other establishments. So kailangan palagi nating iisipin na hindi lang sarili natin ang ating pinoprotektahan, but also ang ibang tao. Kaya it's better to stay at home. So I hope that you will learn a lot from this video. At para masubaybayan niyo pa po lahat ng aking mga videos, please don't forget to click subscribe and click the bell button para update kayo sa lahat ng aking mga newly uploaded na video. So that's all for today. Thank you for listening. Maraming maraming salamat po sa lahat na patuloy na sumusuporta sa aking mga videos. See you all next time. Bye!
Bye.